Tayo na, tayo na. Welcome sa ating bagong video tutorial at tuturo natin sa inyo ngayon ay yung kanta ng River Maya, yung kantang LSD. Okay? So, super ganda ng kanta na to, guys. At super dali lang siya. So, explain natin yan ng step by step para makuha rin to ng kahit yung mga beginner. Okay? So, papadinig ko muna sa inyo yung intro ha para may idea kayo kung ano tuturo natin. Okay? So, ganito yung intro. So, ganyan siya, no? So, paano yun? So, yung mga chords muna natin sa intro at saka sa verse ay G. Okay? G. Tapos, A sus. Okay? G na apat ng daliri. Tapos, A sus. Ito, dito pa rin to. Hanggang mag senior citizen kayo, guys. Dito lang to. First string, second string. Tapos, fourth string ito. Ito naman ay third string. Okay? And then, E minor 7. Okay? Para siyang E minor pero nakalagay ito dito sa first string at saka second string. Doon pa rin siya. Tapos D sus 4. D sus 4. Ayan. Para kayo naka D pero ito nakalagay ito dito yung hiniliit nyo sa first string, okay? Ayan. So 4 times 'yo lang gagawin 'yon, guys, and then tapos na yung mga intro at saka yung verse, okay? So sa intro 2 times 'yung gagawin, sa verse naman 4 times 'yung gagawin yung mga chords na 'yan, okay? So, yan. So, ganun na kadali yung mga chords, no? So, paano naman yung kanyang strumming pattern? So, kung napapansin nyo, guys, meron siyang line. Sa loob ng line, yung halimbawa, yung G at saka yung A sus, ay explain natin yung kanyang strumming pattern, okay? So, halimbawa, sa unang line, yung first chord na matatamaan nyo ay ganito yung strumming pattern, okay? So, halimbawa, G. Ang strumming pattern sa kanya ay down, 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 up, down, and then up, up, down. Okay? So, ganun, no? So, yan. So, ulitin natin. Down, 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 up, down. And then, up, up, down. Sorry, up, up, down. And then, lipat kayo ng susunod na chords. Yung second chord na nasa loob ng line ay ganito. Up, up, down, up. Okay? So, ganun yung strumming pattern sa pangalawa. Up, up, down, up. Okay, so ganun lang kadali, guys, di ba? So ulitin natin para makuha niya talaga. Okay, so sa unang chord, sa matatamaan nyo ay ganito. Down, 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 up, down. And then, up, up, down. Tapos lipat kayong chords. Up, up, down, up. Okay, so ganun din sa E minor 7. Unang chords. Down, 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 up, down, up, up, down. And then lipat. Up, up, down, up. Okay, so ganun ang kadali yung mga strumming pattern niya, no? So, kapag tinuloy-tuloy nyo, ay ganito. Okay, so yan. So, ganun ang kadali, guys, no? Yung kanyang mga chords at saka yung kanyang strumming pattern. Pero mamaya, mag-iiba na yan dyan, no? Yung kanyang strumming pattern. Pero explain pa rin natin yan, okay? So, yan. So, kanta na kagad natin siya para matutunan nyo, guys. So, halimbawa, intro muna tayo. So, 2 times natin gagawin yan, ha? So, ganito. Pangalawa. Tapos, pasok na yung mga verse. So, so ganun siya, no? And then tuloy pa rin, 4 times yung gagawin. Tapos pinaka last. Okay,
So, ganun siya, no? So, ganun lang katali, guys. Yung intro at saka yung verse. Sana makuha nyo kagad yan, guys, no? Kung hindi nyo makuha yung ganyang strumming pattern, dahan-dahanin nyo lang, makukuha nyo rin yan kagad. Okay? So, yan. So, pagkatapos to, naipupunta na tayong pre-chorus. So, paano naman kayo pre-chorus? So, puntahan natin. Okay, guys. So, dito na tayo banda sa pre-chorus. So, dito na yung banda sa may. Okay, so dyan yung banda, no? So, paano yun? So, yung mga chords natin sa pre-chorus ay C add 9. Okay, C add 9. Ayan. So, para siyang G, pero binaba nyo lang ng isang string lahat sa taas. Okay? Fifth string ito, fourth string na ito. Okay? And then, G. Tapos, babalik kayong A sus. Okay? Tapos, E minor 7. And then, babalik ulit kayong C add 9. Tapos, G. And then, E minor 7 ulit. And then, D sus 4. Okay? So, ganun lang kadali, guys, yung mga chords niya, no? So, pansin nyo, itong dalawa na to, dito lang siya lagi, hanggang mag-senior citizen kayo, guys. Diyan lang yan siya sa buong kanta, okay? So, magbabago lang mamaya sa chorus, okay? So, yan. So, ganun lang kadali yung mga chords niya. Paano naman yung strumming pattern ng pre-chorus at saka ng chorus? So, mag-iiba na dito, guys, ha? Pre-chorus at saka chorus na strumming pattern, okay? So, ganito siya. Halimbawa, naka-C add 9 kayo, ganito siya. Down, down, up, up, down, up. Okay? So, ganun lang na siya kadali. Diba? So, pwede rin, yung mga tinuro natin kanina sa intro tsaka sa verse, pwede nyo rin siyang gamitin sa buong kanta. Okay? Pero kung nahihirapan kayo doon, pwede namang ganito na lang. Okay? So, down, down, up, up, down, up. And then, lipat kayong chords. Down, down, up, up, down, up. Okay? Tapos, down. Down, up, down. Okay? So, ganun lang katali, guys, no? So, yan. Kung gusto nyo yung ganyan ng strumming pattern, guys, para sa pre-chorus at saka chorus, okay na okay para hindi kayo mahirapan. Pero, ulitin ko, kung yung mga tinuro natin kanina ng plucking, strumming pattern sa intro at saka sa verse, yung first chord at saka second chord sa strumming, pwede nyo rin yung gamitin para sa pre-chorus at saka chorus. Okay? So, para mas maganda siya. Pero kung nahihirapan kayo doon, ito yung mas madaling paraan, okay? So, yan. So, kanta na kagad natin yung pre-chorus, no? Para matutunan nyo siya kagad, okay? So, Kumapit ka kaya. Sorry. Sa akin ang ikaw ay maitagay sa kalaya ang nangyidaya. Okay? So, yan. So, ganoon lang kadali, guys, yung pre-chorus. So, pagkatapos nun, ay pupunta na tayong chorus. So, sana yung lyrics natin. Ayan. So, dito tayo banda sa chorus. So, tayo na, tayo na. Tayo magtiwala sa pag. Okay? So, dyan yung banda, no? So, paano yun? So, yung mga chords na natin sa chorus ay C add 9. Okay? C add 9. And then G. Tapos, A sus. Tapos, E minor 7. And then, C add 9. Tapos, C add 9 ulit. And then, F. Tapos, F. Okay? Yung pwede yung bar chords na F, guys, no? Pwede rin namang shortcut na F para hindi na kayo mahirapan at hindi na kayo masaktan. Ayun. So, ang shortcut niyan ay 2nd string, 1st string, 3rd string ito. Ito naman ay 4th string. Okay? So, yan. So, ganun na kadali, guys, yung mga chords ng chorus. So, yung strumming pattern natin, naturo na natin kanina para sa chorus, so wala na tayong problema dun. Pareho lang siya ng pre-chorus, okay? So, kanta na kagad natin siya para matutunan nyo, okay? So, tayo na, tayo na, ika'y magtiwala sa pagkan. Ay, sorry. Sa pagkan. Tapos, babalik na naman kayong mga intro. Okay? So, yan. So, ganun na kadali, guys, no? Yung chorus. Okay? So, nalaman na natin, guys, ng buong
yung buong part ng buong kanta. So, ang gagawin natin ngayon ay kakanta natin siya simula sa pinaka-intro hanggang sa chorus para malaman nyo yung progress nyo sa kanta na to. Okay? So, pwede nyo ako sabayan guys ha, para malaman nyo yung progress nyo. Okay? So, dito tayo ngayon sa intro. So, babagalan ko lang guys para makuha nyo talaga. Okay? So, then chorus na ay chorus ka agad, sorry. Verse, so tapos pre-chorus okay, tapos chorus na tayo na sa babalik na naman kayo, mga intro. Okay? So, ganun lang kadali guys, yung buong kanta ng LEC ng River Maya. Okay? So, magpasensya nyo na guys yung kanyang, yung ating vocal, baka yung ating ano, recording vocal, no? Baka nag-iba yung boss natin kasi kakalipat lang natin sa bagong studio natin. Okay? Medyo adjustment pa. Okay? So, yan. So, enjoy sa bago nyo matutugtog guys. Kita tayo sa next video natin. Bye!